Magandang araw sa inyong lahat. Tuloy guys, meron tayong bagong version ng STAAD. STAAD ProConnect Update 8. So, itong model na ginawa natin, meron namin itong reference load seismic definition. Pero sa load case details, wala pa ako. Ang gusto kong gagawin ngayon, gagawa ako ng auto-load combination. So ito ngayon guys ang pag-uusapan natin, paano tayo gumawa ng auto load combination sa update 8. Tatay mo kasi ito medyo doon sa update 4 at lalong-lalo na doon sa STAAD ProB8i. Kunwari, mag-a-add ako ng auto-load combination. Mayroon akong nilagay dito. Ayaw niya mag-add. Kailangan pa ng ano natin, mga primary loads. So, lalagay muna tayo ng primary loads. Kunwari, EX. Tapos EG. Tapos dead load. DL. Live load. LL. Then wind load. WLX. WLG. Then sabi natin sa ano, sa rope live load, sabi natin LR. Seismic load. So sa one way, negative 1.9. So sa one way, so dito guys, pag nag-add tayo ng combination, so dito load combination, mapansin niyo mayroon na ako dito, generate mo lang, lalabas na yun. Sa drip, ito yung sa present, itong sa update 8. Yung sa previous naman, ganito. Ganito siya guys. So kakaiba ang ano niya dito. Yung mga ribbon niya.
So ngayon guys, dinilit ko yung ginawa kong auto-load combination. So kung mag-add ako ngayon, mapapansin mo wala na dito. So ibabalik natin yung ginawa ko kanina. Para malaman nyo guys, tapusin lang ninyo yung video para makita nyo kung paano sinimulan mula sa umpisa hanggang sa makumpleto. So ilabas natin yung in-safe. Kailangan natin yung ano doon dito sa page 66. So ito yung mga kailangan natin. So una, dito tayo, edit auto combination rules. Then pagkarating mo dito, click mo itong codes and tables. Then punta ka sa code plus, mag-add ka ng code. So ito na yun, scroll mo sa baba, ito yun. So itong custom code, i-rename mo lang siya. Right click mo, rename. Then kunwari tawagin lang natin na NSCP 2015. Yung i-add natin, NSCP 2015. Then enter. So nandito na siya. So habang naka-highlight to, mayroon na rin siyang custom table kung saan dito ka pwede mag-add ng halimbawa concrete design. I-rename natin to. Lagay natin concrete design or concrete lang. So kung kunwari i-close mo siya, babalik ka dito, nakikita mo na yung in-SCP 2015. Pag-i-click mo yan, meron ka, meron ka na rin concrete. Kaso wala pang mga combination yun, gagawan mo pa lang. So kung mag-generate ka, walang lalabas kasi kasi hindi ka pa gumawa. So balik tayo. So nandito na tayo ngayon, in-SCP 2015, click mo lang to. Tapos highlight mo yung concrete or double click para mag-appear dito. Umagasan ako kanina, ganyan pa siya. Pwede mo ring i-close to. Yan. So highlight mo to or double click, ganyan. So ngayon dito ka ngayon maglalagay ng mga combination based doon sa NSFE out of this mga ano formula. Kung alin dyan ang gugustuhin mo, nasa sayo yun. So paano siya mag-start? Ang gagawin mo dito is i-unlock mo lang to. So naka-ano na yan. So ibig sabihin editable na itong area na to. So pero wala ka pa rin nakikitang mga columns, rows, mga ganyan. So click mo lang to ng ilang beses, depende sa number of rows na gusto mo. Alam ba, 10 rows ang gusto mo, so 10 beses din. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So ito, dead load. So dito, disregard na natin yung fluid. Pwede mong 1.4 dead load. 1.4. Then $1.4 dead load plus $1.6 live load. Yeah. Pangatlo, $1.2 dead load plus $1.6 of live load. Plus kunwari if one mo is 0.5 live load, yan
Yung 0.5, ay itong F1, 0.5, paano siya nagiging 0.5? Asa sa'yo yun kung anong klaseng structure ang dinidesign mo. Kung residential, makikita naman dito eh. F1, 1-4 floors and places of public assembly for live load excess of 4.8 kilopascal. Kung mayroon kang live load na greater than 4.8, yun yung ang F1 mo ay 1, non-residential building. Kung ang dinidesign mo ay residential house lang, so sabi naman dito, F1 is equal to 0.5 for other live loads. So kung hindi lalampas ng 4.8, 0.5 lang tayo. So dito, 0.5 ang gagamitin natin. So kaya may 0.5 dito. So dito guys, i-skip na natin itong mahabang formula. So doon na tayo sa susunod na combination. So dito, 1.2D plus earthquake plus F1L. So next is ito. Isama natin to. Is magdagdag ka ng rows dito lang up and row. So if sa tingin nyo okay na, click nyo lang tong commit yan. So pagka click nyo, close nyo lang, click mo lang okay, then yes. So kunwari oh, ganito, mag add kunwari tayo ng combination, auto-load combination. So nandito na, nakikita na natin concrete, then generate. So mayroon na siya. So kung mapapansin nyo, concrete lang yan. Kung gusto niyo, ipakita ko pa rin kung paano mag-add. Ano ba? Dadagdagan natin ng drip. So pakita ko lang kung paano mag-add guys, baka malito kayo. So dito lang din, edit, combination rules. Din doon, under sa NECP 2015. Dito, under. So, dito ka. Doon sa 2015, makita mo may concrete na. So, kung gusto mo magdagdag ng isa pa, click mo lang dito. Then, add table. O pwede right-click, add table. So, pag add table, mayroon ka ng custom table dito. I-rename mo lang yan. Rename mo siya. Kunwari, drip. Enter. So, ito na yun. Katapos nito, same procedure lang kagaya kanina. Talagyan mo ng mga load combination sa drip naman. So, hanggang dito lang yung video natin, guys. Pasensya nga pala mga guys, medyo maingay dito. Nandito kasi ako ngayon sa construction site. So, isiningit ko na lang yung video ngayon.
medyo matagal-tagal na kong hindi nakapag-vlog. So, thank you for watching, guys. Have a nice day.